views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the station. Magandang hapon, tanghali, gabi sa lahat ng mga katigang natin na nakatutok sa atin all over the world. My name is DJ Lady Chicks and welcome to T-Radio Live Streaming. Okay, at ayan, syempre mga katigang, para ma-share natin ang happiness and good vibes sa balat ng Facebook, huwag niyong kalilimutang i-like and share ang ating Facebook live streaming. At syempre sa mga katigang natin na hindi pa nagda-download ang aming mobile application, i-download niyo na yan dahil available yan sa Google Play at syempre sa App Store. Just simply type T-E-E-R-A-D-I-O, that's T-Radio. At syempre, i-click nyo na ang download dahil mga katigang, sabi ko nga, libreng-libre lamang yan. At sa mga katigang natin na mas gustong maging ka-close ang kanilang mga paboritong DJ, pumunta lamang sa www.tigang.net. So ayan, syempre, ipapakilala ko na ang aking kasama ngayong gabi. Please welcome on T-Radio Live Streaming, Brenda Mage! Hello, hello, hello! Maganda po ang kasama ko ngayon. Ako na lang mag-a-adjust. Ayan, magandang gabi and welcome to T-Radio. Ayan, yes, diba? Thank you so much. Diba? Ang bongga mo dyan ngayon. Ayan, si Brenda Mage is, bibigyan ko lang kayo ng kaunting ano sa kanya, ng background sa kanya. Siya yung nagpa-viral na sumasakay sa eroplano at pinagtitripan niya yung mga gwapong lalaki ng mga ano, mga crew. At isa rin siya sa qualifiers for semifinals ng Miss Q&A ng It's Showtime, 'di ba? Yes. From the Kapamilya Network. Ayan, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi rin. Kamusta ka naman? Fresh of fresh, ha? Nilong makeup mo lang ako ngayon, ha? Hindi ako nag-expect. Ang ganda mo pala sa personal, ano, tingnan mo tuloy. Grabe kayo sa akin. Ang ganda ng eyeshadow niya sobra. Hindi tuloy ako nakapag, ano, sa akin pa naman lahat ng ilaw. Okay lang yan. Para akong nasa ano, yung nasaan ka nung sinaksak si Mayor. Kala mo nasaan tawag dito, nasa hukuman eh, ano. So ayan, baka meron ka mga gustong batiin na iyong mga supporters at ang iyong mga fans since nagwa-viral talaga ang iyong mga videos, lalong-lalo na dito sa T-Radio. Hello sa mga lalaki na viral. Hello sa mga followers ko dyan around the world. Paki-share po tong video na to. Lalo-lalo sa lahat ng mga OFW dyan sa Japan. See you soon dyan. Nandyan po ako next week. At sa lahat ng mga nanonood na followers ko, thank you so much for always supporting me. Oh, diba? Ang bongga nun. So, kamusta naman ang ano? Kamusta naman ang panty trip mo sa aeroplano? Nakakatakot actually. Minsan yung iba, nagja-judge sa akin. Sinasabihan ako mga, binabash ako kasi ano ko daw, ganun-ganun. Aladdin mo daw, ang harot mo. Daw ako, ganun-ganun. Parang wala daw akong pinag-aralan. Nakakabasto sa pagkalalaki daw nila, ganun-ganun. Sabi ko naman, excuse me, kung alam nyo lang, bago ako nagbibideo, nagpapaalam ako, no? Totoo, di ba? At saka ano yun? Tawag, parang umitim ako bigla. At tawag dito, yung panty trip ng yun is, nakakapagbigay ka ng kaligayahan sa mga manonood mo. Ano, wala ka namang sinasabing mali, di ba? All throughout is nag-share ka lang ng good vibes at the same time, na-appreciate mo yung kagwapuhan ng lalaking nandun. Correct. Di ba? At walang mali sa pag-appreciate ng ginawa ng Diyos. At walang mali sa paglalande. True. Basta single ka. True. At gustong-gustong, kung gusto rin naman magpalandi sa'yo ng lalaki, why not, di ba? Correct. Oh. Andiyan na yung blessing, tatanggi ka pa ba? Correct, syempre. Ah, di ba? So, ang lakas talaga na trip mo. Actually, sobrang love trip ako dun sa mga ano, dun sa mga kuya. Meron ang pinaka sobrang love trip talaga yung ano, yung pinag-viral talaga yung batang ama. Oo. Yung hinahabol ko na nag-iihaw ng ano. Yung may asawa ata yun. Yung sabi ko, marinit mo yung chururot mo sa bunganga. Grabe yun, no? Ang lakas ng tama mo talaga. Paano ka nag-come up sa ganong idea? Random lang talaga. Wala talaga yun sa utak ko talaga. Kasi nag-trending na ako dati sa Japan. Yung mga binibidyo ko, yung mga kalokohan ko sa Japan, yung kumakain ako ng yakiniko, kumakain ako mga first time na ganito, yung pag-order ng mga hindi namin alam, eh, Japanese, diba? So, yun lang binibidyo ko, yun yung mga nagba-viral. Tapos, nung papunta ako ng Davao noon,
binidyo ko yung isang crew na, ay, ang gwapo naman yan, paglumingon ka akin ka. Actually, parang sa'yo nga nag-start yung paglumingon ka akin. Tapos, anong tag nito, ginaya na nung Team Sawyer, ganun-ganun. Tapos sabi pa nila, ako daw gumaya, excuse me, ako yung nauna kaya dyan. Oo, ikaw yung kauna-unahan na nag-ano dyan dun sa paglumingon ka akin ka. At syempre, di ba, nag-viral din naman talaga ng bonggang-bongga at nakapag-share ka ng bonggang laugh trip sa buong Madlang People at sa mga katigang natin, which is clap-clap to that, di ba? Ang bongga na. Saka talaga ng tiyan ko kakatawa doon sa, ano, doon sa, yung sa aeroplano talaga, prawis. Ang gwapo naman kasi noon. Oo, sobrang baby boy, no? Ang hirap, hirap. Fresh na fresh. Oh, yeah. Kaso, baby, wag ka aganon, eh. Ha? Ay! Issue. Ay, tatlo naman sila, eh. Kaya, mamili kayo. Mamili kayo kung sino doon. Oo, basta yung pinakamasarap. Ay! Siyempre, di ba, known ka as, yeah, tawag dito na gumagawa ka ng mga videos na nagva-viral on internet. At the same time, sumali ka sa Miss Q&A. So, sino si Brenda pag wala sa harap ng camera? Si Brenda pag wala sa harap ng camera, hindi naliligo. Pag sa bahay lang ako, hindi ako naliligo. Minsan nga lang ako mag-toothbrush eh. Kaya medyo naamoy ko yung ano. Minsan, ano? Kumbaga para tao, sino ka pag ano, pag sa, wala sa camera? Actually, ano, actually naman ako, kalma artista. Accidentally na lang. Hindi, ano, kung ano ako talaga, makikita talaga niyo kung ano ako sa personal, yun din ako sa live video ko. Oo. As in, hindi ako kagaya ng ibang comedian na pag nasa stage, grabe yung kwela, ang galing-galing. Totoo. Tapos pagdating sa off-cam or sa wala na sa sobrang stage, tahimik. Tahimik. Tapos, introvert. Ako hindi, mas ano ako, mas habay pa nga ako sa usapang ganito kaysa nasa stage ako or sa camera ako. Totoo. Ako rin, tawag dito, ang dami mga nagsasabi sa akin ganito, ganyan, ganyan. Pero usually, pag off-air, mas ano ako, mas kwela ako kasi... Kaya kong sabihin lahat. Oo. Kasi pag syempre, pag on-air ka, meron ka lang mga words na dapat sabihin at hindi dapat sabihin. Oo, depende sa manonood mo. Oo. Pero pag normala na usapan, talagang bagradi na ako ang tutuusin. Ganon din ako. Kasi sabi nila, ba't sa stage, hindi ka masyadong madaldal? Pero pag tayo-tayo lang, puro kalokohan, kagaguhan mo. Ganon-ganon. Ay, bawa. Puro kalokohan. I'm so sorry, my God. My faults. My faults, madami. So, ayan. Kausa naman ang puso mo ngayon. Oh my God. It's aching. Ah, it's aching. Maraming sakit. Bakit? Kakaiwalay lang namin. Ay, we. Oh my God. Nakakaalam pala. Wala pa naman nakakaalam nito. Ay, oo. I'm officially single. Kala mo naman yung maniligaw ako. So, tawag dito, kakaiwalay mo lang. Oo. Oh, 6 months lang kami. Oh. Ano to? Straight or pamin? Kaya kami nag-iwalay kasi ano, lumiko siya ng landas. Parang nagustuhan niya rin yung pag-makeup at pag-Q&A mo. Kaya pala, nung nakita niya sa Q&A, parang sabi niya, parang gusto ko na rin niya siya sumali siguro. Asar na asar ako. Ewan ko kung totoo. Baka nanonood siya. Hindi naman, parang ayoko lang. Long distance kasi eh. Ah, LDR. Ano to, Pinoy o hindi? Pinoy siya. Which is, nagkakilala naman kami, long distance na kami Malaysia sa AIDS, tapos Pinas ako. Tapos umuwi siya, tapos napunta ng Pampaan ng Zamboanga. Zamboanga, okay. Well, syempre ngayon, di ba, sikat na sikat ka na, ang daming nakakakilala sa'yo, ang daming mga nagpapapicture sa'yo, syempre. Now, dito, how do you handle your bashers? Minsan, pinapatulan ko. Gusto kong, I don't mind them, gusto kong ganunin eh, kaso... Minsan pag natatag sa akin or nababasa ko talaga tapos medyo below the belt na. Oo. Pag wala ako sa mood, pinapatulong ko talaga, nakikipag-away talaga ako. To the point na nireport yung video ko, ako tuloy nang na-block. Asar na asar talaga ako. Oo. Kasi di ba minsan kasi yung mga bashers may... Oo, sabi nga nila, wag mo na lang pansinin para hindi lumaki. Pero kasi may mga dumarating sa point na wala ka sa mood, pagod ka, tapos imbes na maganda yung mapanood mo or makita mo on your phone, makikita mo is pang babash, which is literally nakakasira talaga ng mood. Correct. At lalong nakakagigil, lalo na pag yung kala mo mag-judge sila eh, kala mo best friend ka nila na halos alam nila lahat tungkol sa'yo, di ba? Sabihin nila sa akin na, ay, bakla, ang pangit-pangit mo na nga, ganyan pa ugali mo, kaya kayo na nahusgan mga bakla kayo dahil sa kagagawan. Ba't hindi nadamay lahat ng bakla? Bakit pag may mga lalaki bang nang rip or pumatay, dinamay ko ba kayong lahat ng lalaki? Oo nga, di ba? In general, sila man judge eh. Pag naglandi-landi ako, sabi nila, kaya kayo hindi nirespeto mga bakla kayo kasi ganyan sa kagagawan mo, ganyan. Bakit pag may nang hold up mga lalaki, dinadamay ko ba kayong lahat ng lalaki? Oo nga naman, di ba?
Depende naman kasi yan kung gusto mong respetuhin ka at kung paano ka, kung ano yung ipinapakita mo sa tao, yun din yung balik sa'yo. Well, sa kanya kasi, in her part, syempre, she's a comedian at trabaho niyang magpaligaya ng mga taong malulungkot. Diba? At ang pagpapatawa ay hindi madaling trabaho. Correct. Kung tutuusin, isa yan sa mga pinakamahirap na craft ng art. Correct. Na hindi siya basta-bastang maaaral eh. Kumbaga parang sa pagkanta, 'di ba? Ang pagkanta, yes, practice. Pwede mong ma-enhance through practice. Pero mahirap talaga pag wala kang gift. Katulad lang rin 'yan ng pagpapatawa. Kahit anong practice mo, kahit anong bato mo ng punchline, kung hindi ka gifted sa pagpapatawa, wala ka. 'Di ba? Ang hirap kaya magpatawa. And syempre sa mga simpleng bagay na nagagawa mo eh, ang dami mong mga napapaligaya, lalong-lalo na 'yung mga OFW din natin, which is nakakatawa 'yung ganun. So ayan, syempre sa mga katigang natin na hindi pa nagda-download ng ating mobile application, i-download nyo na ang C-Radio mobile app at syempre, libreng-libre lamang yan sa Facebook, ay sa Facebook, sa Google Play at syempre sa App Store. Oo, just simply type C-E-R-A-D-I-O, that's C-Radio. At ayun, syempre mga katigang, i-click nyo lamang ang download. So ayun. Kung wala naman kayong ano, cellphone, bili po kayo sa convenience store. Baka meron na nagtitinda sa convenience store. Simula bata ka, eh talagang ganito ka na. Like, makwela, palatawa. Oo, sobra. Na parang wala kang problema, ano? Oo, ako, parang lumaki kasi ako na being bullied kasi ako. Mm-mm. Yung ako lang yung maliit sa pamilya namin, sa mga pinsan, ganun-ganun. Ako lang yung bading-bading. Pero hindi nila alam, eh, alam siguro na nabading ako, pero ayaw ko talaga nang inaasar akong bading. Noon. Oo, yung galawang ko talaga, as in talaga. Tapos ako lang yung binabatok-batukan hanggang saan. Kinalakihan ko na ako yung ginawang katatawanan. Oo. So, na-adapt ko yun. Parang ang role ko na lang lagi, kahit anong gawin kong pagpaganda o pagpapagwapo, feeling ko talaga ang pangit ko pa rin sa paningin nila. Yun talaga yung naging role ko. So, napanindigan ko hanggang high school. Ako na yung pinaglalaroan ng mga classmates, ganun-ganun. Mm-hmm. Pero hindi nila alam na hindi ako nag-out. Denial stage pa rin ako hanggang fourth year hanggang nag-graduate na ako. Kumbaga parang nahihirapan ka pang mag-ano. Kalbo pa nga ako. Kasi may pride kasi ako. Ayaw ko kasi ng ano, ng tinutokso akong bakla. Ayaw ko naasaras yung pag naglakad-lakad. Bakla. Yung ganun. Yung gusto mong sabihin na, alam nyo naman pala eh, ba't sabihin nyo pa yung ganun? Totoo. Nakikita nyo naman. Ba't nyo pa kailangan sabihin? Ah, okay. So since bata ka pa talaga, talagang alam mo na sa sarili mo na bakla ka. Oo. Okay. So ayan, syempre sa mga katigang natin na nanonood sa Facebook, kung meron kayong katanungan or gusto nyo magpa-shoutout, gamitin lamang ang hashtag na hashtag BrendaMage para batiin namin kayo ni Brenda. At syempre, kung meron naman kayong gustong ipa-shoutout, yes, gamitin pa rin ang ating hashtag na hashtag BrendaMage. So ayan, okay. Saan ka nag-aral ng high school? Dito ba sa Manila or sa province? Sa province namin. Mm-mm. Sa probinsya. Di ba sa province, usong-uso yung mga ano, yung mga tawag dito? Yung tatakbo kayo sa damuhan. Ay, grabe. Maglalaro kayo sa, tawag dito, sa palayan. Tapos pa nag-cutting classes kami, doon kami lagi sa likod ng school, may ilog doon. Alam mo, nung elementary ako, graduate talaga ako ng puro line of 7 yung grades. Kasi pag tanghali na, wala na, hindi na ako pumapasok yung pang-ahapon namin na kasi dalawa subject. Yung class sa probinsya, di ba? Morning at saka, tas may break time, nakakain ka sa bahay, tas babalik ka ng hapon. Hindi na kami bumabalik, ligo na kami ng ligo, lalo na pag Thursday, Friday. Ay, ang haba ng bakasyon namin Saturday, Sunday kasi, tapos uwi kami, tapos na yung eskwela, so ang akala ng pamilya namin. Oo, pumasok kayo. Pero yung mata namin pulang-pula, nakala mo naka-addict na addict, yung pala kakaligo sa ilog o sa dagat. Oo, yung tipong binubuksan nyo pa yung mata nyo dun sa ilalim ng tubig, no? Tapos naghahanap kayo ng piso, ganyan. Ay, sabi ng friend ko, si Greco Gonzalo, ang ganda ni Brenda. Kilala mo si Greco? Oh, hi Greco, oo. Friendship ko rin yan. Ayan, sabi naman dito ni Ray Math Galon, hashtag BrendaMage. Pa-shoutout po sa mga OFW from UAE Abu Dhabi. Thank you po. Ayan. Sabi naman dito ni Cardo, BrendaMage, magkita ragud ta diri sa Taro sa Laguna. Kigifalo ta ka sa YouTube. Manligaw ko na mo ba? Ano daw? Pupunta na daw kami doon sa, magkikita na daw kami sa Laguna. Cardo, dalisay. Buhay ka pa pala, Cardo. Ayan, sabi naman dito, hello kay Earl Castro. At syempre, hello rin kay Reca de Guzman. Na sabi, nagkakating pa ba kayo? Dati yon nung kabataan. Oo. Syempre, ayan, sabi naman dito ni
Rel Tab, Susan, mabait yan si Brenda, napaka down to earth. Hi, Tita Susan, kasama ko lang siya sa Bicol, kakawi lang niya nang galing. Oy, taga Bicol ako. Doon kami sa Bicol, kumain ako ng ano doon. Ng kohol? No. Laeng? Yung maanghang na ice cream? Ah, oo, sa Maynaga. Oo. Bongga yun. Pero pumunta ako ng Bicol kasama si Tita Susan sa Pili. Ah, okay, sa Pili. Kami po, Tita Brenda, ay, Tita Brenda, Tita Susan sa May Tigaon, lagpas lang Naga, Pili. Tapos yun, Tigaon. Nag-shoot din kami ng ano sa, ng movie namin dun sa ano. Ah, sa Bicol. Mismong Vulcan mismo na ano. Ay, bongga. Yung sa crater. Yung helipad. Oo. Dun kami mismo. Dun. Ay, bongga yun. Movie to ng MMFF or? Cinema One. Ah, Cinema One. Originals. Oo. Okay. Ay, Peke yata yung sa amin. Si Alvin yung nag-best actor, yung kasama namin. Oo. Ang bongga yun, ha. Diba, at least from there na nagva-viral ka. Kumbaga, ang laki nang naitulong ng social media personally sa'yo based on your physical appearance at saka dun syempre sa finances mo. Oh, sobra. So, sobrang laki ng impact talaga pag nag-viral ka. Sobra, sobra. Lalo na yung sa YouTube channel ko. Mm-mm. Parang from ganito lang yung kinakukuha ko kasi may... Oo, merong monetize. Oh, ang laki ng boom talaga nung nag... Q&A ako. Oo. Pero nung natapos na, bumagsak na. Kasi natalo na ako, bad trip na sila sa akin eh. Oo. Pero so, akala nila, ngayon lang ako nag-trending or ako, ngayon lang ako nag-RTX. Actually, matagal na, di ba? 2012 pa lang, may movie na ako. Nakatatlo na ako, apat, lima. Nambibiktima na ako sa Wow Mali. Nag-guest na ako sa Banana Split. Hindi lang nila alam kasi hindi pa naman uso yung nag-trending-trending dati sa Facebook, di ba? Nung nag-Japan na ako, 2015 na ako nag-trending, doon na nila nalaman na, tapos pag-uwi ko dito, nag-guess na ako sa ganito, may TV na. Akala nila doon nag-umpisa. Hindi, talagang 2012 pa lang. Matagal na talagang nag-viral. Or may mga exposure na. Oo, nag-umpisa pa nga ako sa 400 pesos na pagulong-gulong pa ako sa... pagulong-gulong ako sa init-init talaga sa kalsada. Kasi ang kalaban ko noon, kinakain daw ako ng lobo. Yung kay Angel Luxin dati sa Immortal. Tapos... sabi ko sa pamilya ko talaga, panoorin niyo ako, andyan ako sa TV, mapapanood niyo ako. Saan ka doon? Yung kinakain ng lobo, hindi man lang namin nakita yung mukha mo. Asar na asar sila sa akin. Late sila natulog. Ayan, tawag dito sa sabi ng aking friend na si Ace Alemania. Pa-shoutout naman daw po si Angel Amy Alemania. Ayan, sabi naman dito ni John Billy Panganiban. Shoutout, hashtag Brandamage. Pa-shoutout sa ISM Gaming. Thanks. ISM Ayan. Gaming. Anong game ninyo? Ayan, sabi naman dito ni Tita Susan, ayan. Hashtag brand damage, kapag nakasama nyo, mamahalin nyo ng todo kasi totoong tao yan. Hello, Lady Chicks, Tagalagonoy lang. Sister ko si Maricel Lador. Pa-shoutout naman. Ayan, sabi ni Tita Susan. Mahal naman ako ng pamilya nila. Hello sa lahat ng mga pamilya ni Tita Susan. Mm-hmm. Well, mamahalin ka naman talaga kung ikaw talaga yung pinaka nagbibigay ng happiness. Diba? Napapasaya mo sila on a simple things. Mm-hmm. Diba? Meron kasi tayong mga binabatong words or binabatong sentence na hindi naman joke yung dating sa atin. Pero pag binato mo sa kanila, tawang-tawa sila. Minsan nga, naiinsulto na ako eh. Kasi minsan hindi naman ako papatawa, seryoso na ako, tawa pa rin sila. Tapos kahit normal na normal, umagang-umaga, yung pagising pa lang, pagharap sa kakain na Brenda, tapos tatawa na sila. Ano bang mali sa itsura ko? Hindi ko alam kung ma-open ako o maging overwhelmed ako na advantage yung ganitong mukha. Oo, advantage yan. Dati nung ano, nung nasa probinsya ako, tinatanong ko talaga, bakit ganito yung mukha ko? Oy. Kasi sana naging babae na lang sana ako o naging lalaki na akong straight, ganito mukha ko. Bakit bakla na nga, ganito pa itsura? Ano bang purpose ni God talaga? Kasi hindi pa kami mayaman, kailangan ko pa magtrabaho ng ganyan. Sabi ko talaga, mag-artista kaya ako, no? Hindi lang naman siguro lahat magmaganda, gwapo ang artista, ganyan-ganyan. Sabi ko, magko-comedy na lang siguro ako. Pero hindi ko naman talaga pinangarap maging comedian, sa totoo lang. Mm-hmm. Gusto ko na talaga maging artista. Diba? Halos lahat naman talaga, diba? Gusto maging artista, nakikita sa TV, ganyan-ganyan. At least, you started from the bottom and now you are here na talagang tinitingala ka na, diba? Na ang dami mong nai-inspire ng mga tao. Lalong-lalo na syempre yung mga OFW kasi ikaw, diba, nag-start ka as an OFW. Oh. So, anong naging trabaho mo sa Japan? Ano ako doon? Vocalist yung banda. Vocalist ako ng banda. Ito pa yung pinaka feeling ko, last na talent ko talaga na hindi ko mapapakita na wala talaga sa akin. Yung singing talaga. Kasi pasayawin mo na ako lahat, paaktingin mo na ako lahat, anong gagawin ko. Huwag mo lang akong pakantahin. Ang naging visa ko, vocalista talaga. Tapos alam mo, nakakaloka yung kinakanta namin doon. One year akong kumanta doon, ang kinakanta ko lang lagi, butchikik, mga paru-parong bukid. Yun ang kinakanta ko lagi. Actually, malaki yung boses mo. Oo. Pwede kang pambaho. Saka mabaho talaga.
Hindi, pwede kang pambaho, di ba? Kasi pag nag-ano, merong tenor, merong mataas yung pitch. Mm-hmm. Ikaw, malaki yung boses mo, pwede kayong mga ano, song na mo mundo. Kaya pag kumakanta ako, pag nagbabanda kami, pag pwede na kami kumanta ng mga millennial song, kinakanta ko lang, so lately, been wondering. Kasi pag nagkanta ako ng mga pagbirit-birit, pagtatawan lang nila ako. Parang gusto ko marinig yung birit na ano, na kung bakit kanila pinagtatawanan. Ako mag-judge. Ano, grabe? Ano yan, kahit konti lang, few lines lang. Ang paborito ko kasing kanta, Song for Myself, kasi yung I Believe ni Fantasia Barrino. Ah, sige, paano yung I Believe ni Brenda Mage? I Believe, charot. Kanta ko yung sa sarili ko kahit di ko maabot-abot siya na talaga. Ah, sige. Wait lang. I can see the stars across the sky. Dream 100,000 dreams before. Now I finally realize. You say I've waited all my life for this moment to arrive. And finally, I believe. Sarap, nahirap kasi ako dun. Pumapangit ako ng pumapangit talaga pag kinakanta ko talaga yan. Ay, okay naman ah. Okay naman pag nag-iipit ka. Kasi ako pag nag-iipit, hindi ako boses babae. Boses ipis ako pag nag-iipit eh. Kaya mas okay na ganito na lang yung ano ko, yung boses ko. Ayan, syempre, batiin lang natin yung ating mga katigang dyan sa Facebook. Syempre, ayan, ang dami nang gumagamit ng ating hashtag. Syempre, kung gusto nyo mas kayo ang mapansin namin ni Brenda Mage, gamitin lamang ang ating hashtag na hashtag Brenda Mage. At syempre, idugtong nyo na dyan kung ano yung gusto nyo sabihin. Like, magpapa-shoutout ba kayo, magpapabate, or whatever. Correct. Ayan. Sabi naman dito ni Mark Joel Abensha, hello po, Brenda. San na si Julmir? Ayan, si Julmir yung hinahabol kong ano. Ayun, dalawa na yung anak niya. Ang bilis talaga ng batang yun. Sabi ko nga, gusto ko lang gawin tatlo eh. Taga saan na si Julmir? Doon sa Mayon Abaliches. Ah, okay. Talipapa. Gwashi din to. Gwashing-gwashi din talaga. Gwapo. Oo. Ang bobo ko sa ano, gayling ko, no? Kala mo hindi ako baklamaton talaga. Oo, sobrang gwapo talaga niya as in. Tapos ang gwapo rin yung kapatid niya. Eh, paano mo yung naano? Paano mo yung nakita? Like, paano man sinimulan yung panty trip mo doon? Kasi, kakauwi ko lang galing Japan noon. Umuwi ako ngayon, tapos kinabukasan, maliligo ako. Uh-oh. Tapos, yung katabi namin apartment, as in, ganun lang yung pinto. Paglabas namin ng pinto, lumabas yung bakla. Sabi nung kasama kong bakla na, hi, Jelmer, saan ka pumunta? Mag-iiyaw ako. Sabi ko, sino yun? Ang gwapo problema, Brenda, bagong tenant namin, 2 months pa lang sila dito. Di lumabas ako, maliligo na katawa, 2 pieces ako. Pagtingin ko, Jelmer, hinabol ko talaga siya. Gwapo. Hindi ko naman in-expect na ano, magti-trending yun. Binidyo ko lang talaga, kasi di pa naman ako nag-start na ano eh, na mag-trending ng ganun eh. Yun, inuuna ko. Tapos, grabe talaga nga. Alam mo yun, nanginginig talaga yung buong kalamnan ko talaga. Eh, nakita siguro niya, puro ginto ako galing Japan, diba? Ang grabe talaga lingon niya sa akin. Sabi ko talaga sa kanya pa sekreto na, hoy, pag ikaw na wala ng gata sa anak mo ah. Alam mo na. Alam mo sa sobrang pagmamahal ko doon talaga, ang dami kong mga pinsan na mga yung papa ko, tito ko. Siya talaga yung binigyan ko ng sapatos talaga. Ang mahal pa naman ng sapatos na yun, 9,000. Sa kanya ko talaga binigay. Tapos hindi mo lang ako nakahawak kasi sa daliri niya. Asar-asar talaga ako sa kanya. Kay Jelmer talaga. Hindi ako kung may sasabihin ka kay Jelmer, ano yon? Hindi man ako nagtagumpay sa iyo ngayon. Malamang yung anak mo talaga antayin ko. Kundi ako nagtagumpay sa anak mo, yung asawa mo talaga. Yung asawa na lang yung kineme. Oh, asar na asar ako talaga sa kanya. Magkatabi lang kami, hindi ko pa talaga siya nahawak-hawakan. As in, grabe. Nabigay ko na yung sapatos, hindi ko pa rin nahawakan. Parang gusto ko man siyang mahawaka or mahag. Magkan man na. Eh, akala ko ba katabi lang ng apartment? Yung ba't hindi mo siya nahahag? Alam mo yun, sa pag-crush mo talaga yung tao, hindi ko talaga maka-make moves. Di ba pag hindi mo crush, ang sarap suntukin, ang sarap ganun-ganun. Pero pag-crush mo, parang napaka-demure mo. Pa-bebe. Feeling ko ako si Jezebel doon, kahit yung mukha ko pulgoso. Ang arti-arti ko, ang lambot-lambot ko, kahit ang tigas ng muscle ko. Parang, Jelmer, gusto ko siya manguna sa akin. Hindi man lang ako tinitingnan. Talaga, lahat ng mura talaga, inabot talaga sa akin nun. So baka malay mo naman, di ba, ma-push yung sa inyo ni Jelmer dito sa T-Raid. Yung magulat ka, invite kita na nandito siya. Uy, huwag kang ganyan. My God, baka mahal na yung budget. Hanapin ko yan si Jelmer na yan. Ang gwapo niya talaga, sobra. Tapos malay mo, di ba, magkaroon kayo ng love team na talaga namang aabangan ng ating mga katigang sa social media. Kaya hindi mahirap ha, di ba?
So, i-push natin yan. Nandiyan ka na rin lang naman eh. Jelmer Rodriguez, nanawagan ako sa'yo. Nabalicious pa naman siya. Ay, nakakaloka. Lapit lang na nabalicious dito. Oh. So, ayan, di ba, syempre, nagva-viral ka bilang maingay, bilang ganito. May mga nagme-message naman sa'yo ng mga lalaki na, alam mo na, mga bilog. Doon nga ako nakakachururot eh. Ah, oo. Oh. Salamat talaga dahil nagva-viral ako. Doon medyo nakaka-free talaga ako. Minsan, buy one, take one na talaga. Alam mo yung minsan, gusto na nila mag-trending. Yung iba gusto nila mag-trending. May sama ko sa video mo. Anong kapalit? Sabi ko talaga, so anong kapalit? Nakakaloka. I just got so more. Kaya yung iba, Brenda, yung mga nagtitrending ba mga lalaki? Mga na chirurot mo na rin ba yung iba dyan? Sabi ko hindi pa, pero behind that scene pala. Tapos na. Tagumpay ang plano. Okay na. Ayan, dyan mga katigang, babati muna kami ni Brenda dyan sa inyo. Hello, 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 hello. Eto na. Diyos ko, nailuluha ako dito, kakatawa, nakakaloka. Ayan, hello syempre kay JV Arolado na sabi, hashtag Brenda Mage pa shoutout po. At syempre, hello rin kay Emily Ehong Padilla na sabi, hashtag Brenda Mage pa shoutout po. Hi po sa anak ko na si Molly Jean Bacala and Reggie Padilla. Ayan, syempre, sabi naman dito ni Jeric Guazon, hashtag Brenda Mage, haha, love trip ka talaga, pabati naman. Ayan, hello rin syempre dyan kay... Ayan, kay Tita Susan na tawang-tawa din. At hello sa aking brother na nakatutok ngayon, si Bench Miranda. Hi, brother. At syempre, pati yung crush ko nakatutok sa atin yun, si Joshua Agatep. Hi, Joshua. Ayan, hello sa'yo. At syempre, hello rin kay... Ano ba yun? Hi, Commission. Ayan, puro sila Jilmer. Oo nga, Jilmer talaga sila ng Jilmer. Jilmer talaga yung pangalan niya o Jilmer lang yung na-pronounce Jilmer mo? Jilmer talaga yung pangalan niya. Jilmer, Jimler. Jilmer yata. Jilmer talaga yun siya. Jilmer. Tapos, antag nito. Kahit sa kasi anak yung iba, di ba? Jonathan. Oo, Jonathan. Mga Jilmer, Joshua. Kamakain kami sa may Jollibee. Jilmer talaga pangalan niya. Ah, okay. Si Jilmer talaga. So, Diyos ko, ayun, parang gusto kong ipangalan sa next kong jowa, Jilmer. Jilmer. Sobrang love trip talaga, Diyos ko, sa chat ko dito, kakatawa. Ayan, syempre, hello, hello ulit sa ating mga katigang, lalong-lalo na sa aking friend na nakatutok sa atin ngayon. Hi, kay Lindsay. At syempre, hello rin kay Carl Lopez, kay Ricky de la Cruz. At syempre, hello rin kay Army Mikosova na nagpapa-shoutout all the way from Slovakia. Slovakia. Ayan, hello rin syempre kay MJ Torres. And hello rin kay Abby Sismundo. Na yan, sobrang tuwang-tuwa sa'yo ang ating mga katigang. Grabe. Diyos ko, pinagpapawisan ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng guest na pinagpawisan ako ng ganito, kakatawa. Diyos ko, oy, thank you so much for making us laugh. And thank sobrang you. Genuine yung happiness na binibigay mo. Ayan, tuwan-tuwa sa yung ating mga katigang. So, ayan, once again, kung meron kayong mga gustong ipa-shoutout, gustong ipabati, gamitin lamang ang ating hashtag for today na hashtag BrendaMage. At syempre, babasahin namin yan ng bonggang-bonggang-bong-bong. Corrected so, by. So, ayan, meron ako ditong mga pictures na ihinanda. Oh my God, baka... Tapos, ano lang yan, tawag dito, magsasabi ka lang, it's either tatanungin, may gusto kang itanong, or meron kang gustong sabihin sa taong ito. Okay? So, ganun lang yung ganun lang yung magiging tema ng game natin. Okay. So, may mga pictures akong ipapakita sa'yo, tapos sasabihin mo lang kung magtatanong ka dyan or pwede kang magsabi ng thought mo about dun sa picture. Okay. Okay, eto, lagyan natin. Inabahan pa. Ay! Ayan, first picture. Ang sarap. Tanong ko dyan, magkanong massage with extra service? Oo nga, para kang nagmawa. Para ako masahista dyan. Anong trip mo? Anong kwento mo sa amin yung tungkol dyan sa litratong yan? Ang parang sarap mo dyan na. Parang gusto ko mapamura. Alam mo ba nung time na yun, I was 18. 18 pa lang ako niyan. Tapos, yung friend kong napakagwapo ng jowa at ng rouge na sinasabi ko, dyan lang siya nakatira. Alam mo ba itong Braganza condominium dito? Dyan lang ako nakatira. Ah, okay. Oo, yan yung kundo na yan. Dyan ako nakatira. Tapos, ang tag nito,
Araw-araw akong pinapapush up talaga. Tapos kinakalbo nila ako para maging lalaki. Ayaw nila maging bakla-bakla ako. Okay. Ang ginawa nila, pinicturean ako ng gaganin. Sabi ko gano'n. Eh yan, costume niya ng ano, kasama namin na sasali ng bikini open. Oo, parang ako nagmamassage dyan. Kaya nga, with extra service yan, 150. Ay, Diyos ko. Okay, kung meron kang gustong itanong sa kanya, ano yon? Bakit ang ganda ng katawan mo dati? Ngayon, oh my God, rise pa more. Okay. Ay, masasabi ko lang dyan, ano, makinis, maputi siya. Pero ba't gano'n? Mukhang majitim yung jito. Okay, punta tayo sa next picture. Q&A Queens. Anong gusto mong itanong sa Q&A Queens? Lubos-lubusin niya yung mga araw niyo dahil mukhang mapapalitan ko na kayo. Ah? Charat! 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 Hello, idol ko po kayo. Kaya po ako nagpursiging maging queen. Nabuhayin ako ng dahil sa inyo. Thank you so much, mga ate. Mm-mm. Actually, magkakasama kami ni Lars ngayong 18. Ah, okay. Kung meron, di ba yun ang gusto mong itanong? Anong naman gusto mong sabihin sa kanila? Maraming maraming salamat for inspiring us na dahil sa inyo, nabuhayan kami ng loob ng mga bakla dahil hindi lang ganda ang pinaglalaban, kaseksyan, utak at talino ng mga bakla ang pinaglalaban yes. dito. Kundi naging inspirasyon kayo sa amin na kahit ganito lang tayo, wala sa itsura talaga at katayuan ng buhay kung paano maging beauty queen. Salamat sa inyo dahil hindi lang kayo mga magaganda, kundi matalino pa kayo. Yes. And one day, I'll be like, maging ganyan. Sabi nga nila, di ba? Kumbaga parang, tell me who your idols and, ay, anong tawag doon? Iba ata yung mga ano ko, tell me who your friends are ata. Tell me where it hurts, my baby. Ano tawag dito? One day, kung meron kang perseverance, your idol will become your rival. Parang ganon, yung ano yung quote na nabasa ko. Parang, pag ipinush mo yung gusto mong bagay at ito yung ina-idol mo, one day siya na yung makakatapat mo pagdating sa ganong larangan. Alam mo ba na ang daming nagsasabi about kay Vice Ganda? Kasi Vice Ganda, ever since talaga idol ko talaga mm-hmm. siya. Ganon-ganon talaga sabi niya. Tapos, sinabi ko to sa Showtime, sinabi ko siya, magiging kagaya rin ako, sabi ni Vice sa akin. No, you will never be Vice Ganda. You will be the only Brenda Mage. Yes. So, pagsaya ko talaga that time. Naiyak-iyak talaga ako. Oo, nag-ano na rin ako dati sa GGV nung sumayaw naman kami dalawa ni Mama Vice. Na bonggang-bongga rin talaga yon. So, eto. Next picture. Ayan. Sino ang mga lalaking ito? Ay! Yung lalaking nakaitim. Yan yung pinaka-best friend ko talaga. Siya talaga yung magkapatid din siya na naka-white. Tapos, okay. Yan dyan, nandyan lang siya nakatira, oh. Yan yung apartment dyan. Ah, so, okay. Mga 30 steps from here. Oo, dyan lang talaga siya. Ano gusto ko ipakilala mo ako sa mga yan later? Commercial model yan siya ng Milo, yung uminom ng Milo. Siya ng BDO, ng KFC. Ano siya, commercial model. Yung naka-black. Yan naka-black. Tapos kapatid niya yung naka-white. Tapos aura ko yung naka-gitna. Ah, okay. Charot. Meron kasi kasama dyan sa dulo picture. Hindi ko na pinakita. Ay, talaga ba? Ang may galing kasama ko kayo, yan eh. Ang galing ko kayo mag-ganyan. Na-miss ko tuloy. Alam mo yung picture na yan? Dito lang yan. Sa Braganza. Ah, okay. Dyan lang. Dyan lang. Dito kami nagbi-blades. Tapat ng PIP. Okay. So, ano naman gusto mong itanong sa mga yan? Boys, nami-miss niyo ba ako? Hmm? Kasi that was 2008 pa, di ba? Oo. O 10 years ago. Boys, I'm one of the boys before. Baka naman, pwede ko na kayong matsirurot. May pera na ako. Dati. Dati, bugbugsarado kaya ako lagi dyan sa kanila. Ilalak talaga nila. 1, 2, 3, lock! Ganun talaga. Gigit talaga nila. Ngayon, hindi na pwede kasi nagpipills na ako eh. Medyo hindi lang umipikto. Parang overdose. Pero, pwede na siya. Darating din sa ganung punto na e-epekto din yung pills. No? Hindi ko alam talaga. Alam mo, tumaba lang ako dahil sa pills. Kakainom ko. Ang sakit ng sikmura. Kain ng kain. Wala nangyari. Parang, Maxi Pills yata. Maxi Pills ata yung nainom mo. Okay, next picture. Okay, ang nag-viral din sa Twitter. God. Si JK at syempre si Darren Espanto. Anong gusto mong sabihin sa kanilang dalawa? Hello mga ating. Ano masasabi mo sa kanila? Kung may inaalagaan kayong imahe sa showbiz, lalo na't mga bata pa kayo, huwag kayong mag-away-away ng ganun sa social media kasi sa social media ang bilis ng ano kumala. Tapos, kung ayaw niyong maladlad, huwag kayong taklesa. Ngabak lang to.
Ay, sorry. Nagkita mga mag-Darren sa ABS. Hindi, mabait yung mga batang yan. Na-meet ko na yan si Darren at saka syempre si JK. Sobrang bait talaga ng dalawang yan. As in. Kaya nung nag-viral sila, wala lang. Hindi naman ako nagbigay ng komento. Like, normal lang naman. Baka meron lang talagang misunderstanding. Oh, may nag-holding hands mga sila kasi mga close ngayon sila. Oo, oh, sobrang close talaga ng dalawang yan. Siguro nagkaroon. Siyempre, normal sa pagkakaibigan ang magkakaroon ng tampuhan. Kasi ang pagkakaibigan na never nagtampuhan, ibig sabihin nagpa-plastikan lang kayo, di ba? Kaya normal na normal yan. So, okay. Next picture. Oh my God! Si Matthew Hinogin. Hindi kayo nag-date after? Hindi. Dapat meron kaming ano na magkikita kami. Ganun-ganun. Busy kasi siya lipad dyan ng lipad eh. Ewan ko, tik-tik yata yun. Hindi kami magkasundo. Aswang ako tsaka tik-tik magkalayo eh. Iba yung kinakain namin eh. Charot. So, tawag dito. Hindi na kayo nagkaroon ng... Hindi na. Eh kung mabibigyan ulit ng chance dito sa show ko na magka-date kayo. So, go ka lang. Sabihin mo lang kailan pag mag-lingerie talaga ako. Kahit makita yung mga chururot ko talaga. Gagawin ko talaga ang lahat. Ang guwapo-guwapo ni Matthew. Oo, the same place kami. Taga saan siya? Sa Cagayan de Oro. Tapos Cagayan de Oro din ako. Nag-trending nga yan siya, pinost na isang taga Cagayan de Oro na ganyan-ganyan. Oo. Hi Matthew, ang galing niyo. Ang ano mo din eh, no? Tawag dito, sobrang iba ka rin pumili ng mga otoko eh. Oo, tapos yung dumaan kasi sila, trending na, kilala na kasi nila ako noon. Nung pagpasok ko ng aeroplano. Aeroplano. Nagsabihan na yung mga ano, hi, hello sir, ganun-ganun. Tapos nakaupo ako noon, ganun-ganun. First time ko talaga mabigyan ng complimentary drinks. Oo. Ayan yung pinsan mo. Mapasokin niya si Wano. Salamat po sa T-Radio dahil po dito. Nakita ko na po yung pinsan. Halika dito, dali. Halika dito. Ayaw si Manang. Sayang hindi makikita ng mga katigang natin. Okay, tawag dito. So? Ayun, tapos habang... Ayan na, yung kapatid mo. Mapasok ka dito. Si Manang. Hindi naman sina... Si Papa kaya pala masamaan loob ni Papa sa akin, hindi pala napakita yung ano, panganay namin. Si Manang! Si Aling Violi po, pinapakilala ko po sa inyo. Akala ko asawa mo yan. Ayan, magpakita ko, bumaba ka Manang. Ayan, o diba? Dito, ayan. O diba? Parang ang hirap mag-adjust sa camera ninyo, baliktad kasi pag ganun yun. Ayan, huwag makita ko Manang. Oh my God, nagkatagpo silang dalawa. Walang yato dito. Okay, mabait niyo si Manang. Yan yung nag-aasikaso sa amin. Sabi ko talaga. Thank you, Manang. Thank you po, Manang. Manang Miki. Yung anak mo nahulog sa kanan. Ay, nakakaloka. Okay, so hindi kayo nagkaroon ng... Yun nga, paano tawag dito, nagkaroon ka ng complimentary? Natutulog na kasi ako, ginising niya ako, sabi niya. Kasi pinag-uusapan nila ako ng mga babae, ganyan-ganyan. So sabi ko, ay may cute, ganyan-ganyan. So sabi sa akin ng lalaki, siya talaga lumapit sa akin. Hi miss, ito po ba yung nag-trending before sa ganito? Sa ikalaban lang airlines yun. Ikaw may nag-trending sa airlines dati, ganyan. Opo, pinapabigay po na ano, ganyan-ganyan. Tapos may burger pa, ayun yung pagkain na tinapay, ganyan. Ha, thank you! Kasi gutom na ako that time, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, can I take a video later? Sabi niya, okay lang po. Yan, binidyo ko na siya. Pag lumingin ka, chararap ka, ganon. Tapos nag-chat-chat kami, ganon-ganon. So, ang galing niya mag-gita. Ay, akala ko ang galing niya sa ano. Ang galing niya mag-drums. Ang sarap ko pumalo. Parang... Parang magaling din to pumalo. Feeling ko maganda din yung drumstick niya. Ay! Okay, next picture tayo. Si Mami D. Ay! Mami D, na-miss ko na po kayo. Ano gusto mong itanong kay Mami D? Kayo pa ba ng jowa mo? Kasi kung hindi, akin na. Ay, bangga yung jowa niya ni Mami D. Oo, wala naman akong ibang masabi kay Mami D kasi hindi ko naman siya kilala personally. Tapos, wala naman akong against sa kanya. Mm-mm. Masaya lang ako kasi may mga good feedback naman about sa kanya dun sa...
At saka ang dami niya rin napapasaya ang tao. At napakabukal ng puso ni Mami Denisha kasi sobrang dami niyang natutulungan. Oo. Tsaka kung ako, ang nakikita ko sa kanya ay kasayahan. Di ko naman alam kung anong ugali niya sa behind the camera. So, at saka napaka-religyoso niya. So, hindi ko pwedeng bastusin na. Yes. Gusto sobrang ko lang siyang maka-showdown siguro sa yung ganun. I came in like a ripping bull. Okay, next photo. Manok. Manok, na-miss ko yung papa ko. Papa mo ba is mahilig rin magsabong? Hindi, papa ko manok talaga. Mahilig yung papa ko mag-alaga ng manok. Mm. Tapos, alala ko, patay na kasi siya eh. Mm-mm. Buti na lang patay na siya. Tapos, buti na lang patay na siya. Lang. Mahilig siya sa manok lagi. Tapos, naalala ko pag nilulutuan niya ako lagi. Pag umuwi ako ng... First time kong umuwi ng probinsya, ang request ko talaga, lutuan niya ako ng bisayang manok. Inano talaga niya. Sinabaw. Bakit merong ano, Dabaw na manok? Merong Bicolanong manok? Oo, may English na manok. Native yun, native. Ah, native. Oo, Bisaya tawag namin. Ah, kasi okay. Iba kasing lasa ng mga rasa-rasa na manok dito, mm-hmm. Yung mga broiler, ganun. Yung pizza pinapakain. Sa amin kasi yung mga nasa kalat-kalat lang sa probinsya. So masarap talaga yung mantika niya, ganun. Eh, kaya namimiss ko yung papa ko kasi umuwi ako nung, ayaw kasi niya pumunta ako ng Manila, ayaw na maging bakla-bakla ako. Tapos, nung ako na yung nagpapakain sa kanila, yung ganun-ganun, nung pag-uwi ko, yung request ko talaga, yung paborito kong niluluto niya lagi, yung manok, yung ganun. Pag may pera kami dati, manok niluluto, ganun. Yung bongga. So, anong gusto mong itanong sa mga manok na yan? Manok, sana magpakatay na kayo pag-uwi ko ngayong week na to. Okay, next photo. Tony La Rusca. Ay, mamura talaga ako. Tony, total, tapos ka na ka Angel, dito ka na sa Devil. Tony, ang sarap-sarap po. Hayop ka. Ano gusto mong itanong kay Tony La Rusca? Tony, kung makikipaglaplapan ka ba sa akin, magkano? Matutuyuan talaga siya sa akin. Nako talaga. Ayun ko lang talaga, madidimonyo ka talaga sa akin. Makalimutan mo talaga si Angel Aquino. Okay, next photo. Jake Cuenca. Kakapanood ko lang sa kanya kanina. Actually, isa yan sa mga ano eh. Nagpabawas ng aking timbang. Anong masasabi mo sa picture na yan ni Jake Cuenca? Walang foul words ah. Anong tag nito? Pagod siya that time eh. Kasi ako yung kumuha ng picture na yan. Naubos nga yung 1.5 ko. Charot lang. Ang hot talaga. Ang sarap. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging leading lady ni Jake Cuenca, anong title ng movie? Bugbugin mo ako sa sarap. Parang mga palabas to sa ano ha? Tawag dito sa Pagita Films. Sa Pagita Films. Oh, habulin mo ako, lumpo. Okay, next photo. Sander Ford. Kachat ko yan. Naksi ko yan eh. Oy, gusto niya mag-collab kami. Tapos, sabi ko sa kanya, walang yaka. Nilight-light pa ako sa video sa vlog mong hayop kasi aeroplano siya. Tapos sabi niya, kilala niyo mo yung baklang mukhang kabayo, yung naka-braces, ganyan-ganyan. Sabi niya, hi baby, ganyan-ganyan. Tapos chinat ko siya. Kasi nag-message sa akin, nag-comment-comment sa live ko. Every time, message mo ako, ikaw ba talaga yan? Tapos, sabi ko, minessage ko siya, oo nga, ako nga to, si Sander, ganyan. Seryoso, kung ikaw talaga, magpicture ka nga, anong picture? Sundutin mo yung ilong mo. Tari siya, ikaw ba talaga to? Oo, siya nga talaga, nag-live siya. Hi, Sander! Ayan, anak-anakan ko yan, si Sander. Wala rin ako masabi sa kanya, kaya nababisit ako sa mga nang babas sa kanya, kasi hindi ko rin naman kasi siya kilala. So, okay naman ako sa kanya. Sobrang bait na bata niya, oo, Diyos ko. Wala akong masabi. Mm-hmm. So, kung may tatanong ka kay Sander, ano yun? How do you handle your bashers? Ay, perfect. Kasi kung tutuusin, siya yung nag-ingay sa Facebook na ang daming basher talaga, di ba? Sobra talaga. Which is, ewan ko, parang nasasaktan ako kasi ako nga, na ganito pa lang yung basher ko. Mm-mm. Ang sakit-sakit na eh. To the point na parang gusto ko na mag-deactivate ng Facebook. Totoo. Kung ayaw ko nang mag-video live kasi nababisit ako, mas nilaramdam ko yung bashers kaysa sa sa mga maraming sumasaya kasi na nilaramdaman ko yung sakit ng basher. Pero, siya na grabe yung basher niya. Lahat ng panalait ginawa sa kanya. Buong Pilipinas halos. Oo. Diba?
at hindi nila alam kung ano yung totoong ugali ni Sander Ford. Kung sino talaga si Sander Ford. At syempre, makakapagpatunay lang yan. Yung mga talagang totoong taong malapit sa kanya. Napakabait na bata. Wala akong masami dyan. Okay, next photo. President Rodrigo Duterte. Honorable President Rodrigo Duterte. Anong masasabi mo sa ating presidente? Thank you so much to radio. Goodbye. sa akin, kung ano yung tag nito, yung alam niya ikakabuti ng ating bansa, edi gawin niya kasi ang tag nito. Mm-mm. Kahit naman negative yung epekto sa tao, wala nating magawa kahit naman anong gawin na bato sa kanya. Siya yung masusunod eh, di ba? So, ako, pro Duterte talaga ako eh. So, congratulations naman sa lahat ng mga achievements at sa mga nangyayaring pagbabago sa ating, lalong-lalo sa mga kagaya kong mga natukhang. Dahil sa'yo, tumaba po ako. Alam mo na yung pinagtatanggap ko talaga eh, bakit dinamay mo pa ako eh. Charat! Baka matukhang talaga ako. Okay, next photo. Mocha Uson. Ayan naman yung against ako. Okay, go. Hindi ako galit sa kanya, pero asar lang ako sa mga nangyayaring sinasabi niya dati, ganang-ganang. Pwede naman kasi, ako pro Duterte, ako maraming pro Duterte na pwede namang mag-support. Arnel Ignacio is supporting Pangulong Duterte ng in nice way naman. Pwede naman kasi hindi maging taklesa ng pwede namang maging supporter ka ng isang na hindi ka naninira ng ibang Which is, nang walang comparison. Oo. Pwede kang, kumain ka sa ganitong pagkakainan, huwag mo na ikumpara yung ganun yung siraan mo. Pwede ko ikumpara, pero huwag mong siraan. Totoo. Kasi babalikan ka rin yan. Kaya ang masasabi ko sa kanya, mag-ingat siya kasi baka mamaya bigla na siyang tirahin dun sa mga kalaban ng diba? So, good luck na lang talaga. Okay. And our last photo, go ahead. Para kinabahan tuloy ako. Okay, go. The evolution of the monkey. Nag-umpisa sa... Doon muna tayo magsimula sa batang nakalingon doon. Ano masasabi mo sa kanya? Napaka-inosente mo pa ng time na yon. Ang pangit mo pala ng batang. No wonder bakit ganito itsura ko paglaki. Parang inosente pa siya. Parang wala pang alam sa mundo. Mm-mm. Yung next na photo, yung parang sa school pa ata yan, na parang sobrang mo dyan, disente. Oo, yan yung mga panahon na nangarap ako. Third year, fourth year high school ako na nangarap ako na mag-artista talaga ako. Kasi feeling ko, pag nag-artista, nakukuha ko na yung pangarap ko na maging artista. Mm-hmm. At the same time, kumikita ako, makapagpapakain ako sa pamilya ko. So, hitting two birds in one stone yung inisip ko na pag naging artista ka, nakukuha mo yung passion mo, craft mo, tapos nakapagpadala ka ng pera. So, yan yung time na grabe talaga yung pangarap ko dyan. Pagka-graduate na, ayan, graduation picture namin yan. Pagka-graduate ko niyan, punta ako ng Manila. Yun din yun. Doon ka na nagbaka sakali. Sumugal. Doon naman sa third photo natin na para, hindi ko alam kung anong pose yan. Cobra pose. Yan po yung first movie ko. Okay. Yung My Precious. Lord of the Rings pala. Dito rin yung kinunan. Dito lang yan sa may baba. Yan siya, after ko magtinda ng mais, nagtitinda kasi ako ng mais sa Quiapo dati. Sa Tondo ako nakatira, 17 years old, nung pagpunta ko Manila, nagtinda ako ng mais sa Tondo, tapos, sa Quiapo, ganun-ganun pa, Tondo, Quiapo. Tapos napunta ako dito, inampunan nila ako nung kasama ko nga yung Rouge Band, tapos yung lalaki. Diyan na kami nakatira, yun, kinalbunan nila ako, nag-rollerblades na kami, nun, kaya ganun itsura ko. Yung nakatube. Ewan ko, anong trip ko dyan. Ang ganda ng katawa mo dyan, ha? Nipis, ha? Nasa gateway pa yan. Ang tawag nito, ano pa yung... Araneta ko na si Yub. Taco Bell. Taco Bell. Pwede ba mabanggit dito? Okay lang. Sa Taco Bell yan, hinubaran talaga nila ako. Ano yan? Sa ulo yan, eh. Sabi niya, Brenda, picturean ka namin. Lagay mo dito. Ano pa yung mayroon ko yung... Ano ako, nasa Taco Bell? Picturean talaga ako na ganun yan. Pero, kasi nga, ako nga talaga yung binubuli-bulit. Yung itsura ko, oh. Mm-mm. Pinagsuot talaga nila ako na picturean ako na ganun. 18 ako niyan. 18 years old. So, kung meron kang gustong itanong dyan kay... sa nandyan ngayon sa picture na yan, kay Brenda, na naka-tube, anong gusto mong itanong sa kanya? Huwag mong kalimutan yung mga bagay-bagay na ginagawa mo habang ganyan ka. Kasi yan yung mga...
nagpapatibay sa'yo kung bakit ganito na ako ngayon. Ang dami kong pinagdaanan ng mga panahong yan. So, yung mga memories, kaya ako naging strong. Kaya dahil dumaan ako sa pagiging ganyan. Dumaan akong ganyan kapangit. Dahil sa inyo, pangit pa rin ako hanggang ngayon. Hindi na na-recover yung mukha ko. Pero salamat sa mga memories at pagiging ganyan dahil ganito na ako ngayon. Oo, yes naman, diba? Literally started from the bottom, now you're here. Yes. So ayan, syempre, ano naman yung mga gusto mong i-advise sa mga kabataan ngayon na nangangarap din maging artista, since ikaw naman talaga yung talagang sobrang daming pinagdaanan bago na rurok yung tagumpay. Ano gusto mong sabihin sa kanila? Ang masasabi sa lahat ng mga nangangarap na hindi pa nila natutupad yung pangarap nila, huwag kang mangarap ng... Hindi ako naniniwala sa mga bagay-bagay na libre lang mangarap, taasan mo na. Hindi ako naniniwala sa ganong kasabihan. Kasi minsan kasi, parang practical, mas mabuti na maging practical kaysa mangarap ka ng medyo mataas na hindi mo naman kaya. Parang ganito lang yan, nangarap ka magkaroon ng eroplano, eh wala ka namang... Pambili ng eroplano. Wala ka namang... Helipad. Oo, yung wala ka namang airport, di ba yung ganon. Parang nangarap ka magkaroon ng sasakyan, wala ka namang parking. Kumbaga, step by step. Kung alam mong kaya mo, yun yung pangarapin mo. Tapos, gawa mo ng paraan kasi doon ako naniniwala na huwag mong hayaan yung pangarap mo ay manatiling pangarap. Totoo. Gawa mo ng paraan. Kung alam mong kaya mo, yun yung pangarapin mo. Tapos, eventually, tataas at tataas from yan. From time to time, kumbaga, step by step, umpisahan mo sa maliit. Oo. Kung magkagaya ko, hindi naman ako nangarap maging Japanese, mag-Japan talaga eh. Hindi ako nangarap magpunta na ibang bansa talaga eh. Pero ang pinangarap ko lang maging artista. Naging comedian ako. Dahil sa pagiging comedian ko, napunta ako ng Japan. Dahil napunta ako ng Japan, sumikat ako. Dahil sumikat ako, nagkapera ako. Parang, alam mo yun, parang sunod-sunod talaga. Kung alam mo naman talaga ng Diyos na ginagawa mo ng paraan talaga, kung deserve ibibiga, mo talaga, ibibigay mo. Kung hindi man, may ibibigay siyang ibang bagay sa'yo. So magsikap lang, tapos tiwala lang sa Panginoon kung anong ibibigay niya, tanggapin at maging kontento sa buhay. Pwede tayo maghangad ng iba, pero makontenta ko kung anong meron ka ngayon kasi later on, madadagdagan naman yan kung para sa'yo talaga. Yes, third day. At syempre, invite mo ang ating mga katigang na supportahan ka sa Miss Q&A. Oo. Yes, lahat mga tigang dyan. Katigang. Lahat mga katigang dyan. Ayan, maraming salamat po sa panonood. At syempre, supportahan po natin ang show lagi ng T-Radio at syempre sa kanilang Facebook po. At sa lahat mga nanonood ngayon, abangan nyo po ang aking laban sa Miss Q&A Enter Talakti 2019 sa semifinals po. Sana po ay palarin na pumasok para sa grand finals po. At salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa akin sa YouTube at sa Facebook ko po. Kahit mga walay talaga yung mga banat ko, pero wala akong choice talaga para lang magkaroon ng video para sa inyo. Kahit gusto ko nang sumuko, pero ginagawa ko po para po sa inyo mga OFW. Sa lahat ng mga naasar na sa pagmumuka ko, pwede nyo naman akong unfollow muna or hide nyo muna yung mukha ko. Kasi ang importante talaga sa akin ngayon is yung tawa ng mga OFW na alam kong ako yung nagpapasyay sa kanila bukod sa ibang mga bagay-bagay. Maraming salamat sa laging suporta. Ayan, syempre gusto ko lang batiin ang Primano Band. Syempre headed by Jonna Krista. At syempre, ayan, hello sa inyo Primano Band. At ayun, baka meron ka mga gustong pasalamatan ng mga sponsors, mga tao. Go ahead, this is your chance. Gusto kong pasalamat sa sponsor ng visa namin. Sobrang laki ng binigay niya sa amin. Na sobrang salamat talaga, Mama Mary Lubitos and family Ate Alay, kina Kenneth, lahat-lahat, Mama Marina dyan sa Davao at sa Japan na si Mama Mary. At kay Papang po, Michelle and Mickey ni Pumuseno. Salamat po dahil continuous po yung pag-support niya sa amin. Grabe, wala sa inyo yung halaga na binibigay niya sa amin dahil sa tulong niya sa amin. See you po ngayong 20. Salamat po sa second chance of... pang-anim na chance na papunta ng Japan. Salamat po. Ate Ira and Satyo Junya, salamat po sa pa-invitation letter. Kaya po ako nagkaroon ng visa papuntang Japan. Salamat po sa lahat ng followers ko at sa mga spikitik at chururut ko dyan. Maraming salamat po. I would like to thank my sponsors. Thank you so much to the Beauty Empire for taking care of my skin. Also, thank you to the Gluta Spa for my weekly dose of glutathione. At syempre, thank you rin sa Illusionada Perfumes for my daily scents. At syempre, thank you rin sa El Centro Fitness Club kung saan ako nag-gym. At hello kay Dr. Shobe of Glammy Dental Clinic for my ceramic braces. So, ayun. Maraming salamat, Brenda. At ang dami mong napasaya ngayong gabi. Grabe. Isa na ako dyan sa napatawa mo ng bonggang-bongga. Thank you po. So, ayan. Thank you so much at napaunlakan mo ang aming guesting ngayong gabi kahit medyo late na, sobrang diba? Finish ko talaga. Alam mo, sa totoo lang ha, ito sa lahat ha, for the record,
ako talaga yung nag-post, paano po ba mag-guest dyan sa T-Radio? Ang tagal ko na nag-message, siguro mag-iisang taon na siguro nag-message ako, tapos ngayon, kahapon lang ako nag-message. Kasi nakita ko nag-guess yung friend ko. So, salamat po talaga. Yeah, thank you rin. Thank you rin. Siyempre, sobrang thank you dahil ang dami mong napasaya ngayong gabi. Ayan. Siyempre, once again, mga katigang, maraming salamat sa mga bumate, nagpabate, nag-shoutout, at nagbigay ng kanilang mga opinion para sa ating segment ngayong gabi. Siyempre, my name is DJ Lady Chicks at kayo pa rin ay nakatutok dito lamang sa Nag-iisa. Walang kapares. We are the Philippines Trending Capital. This is T-Radio. One click lang sa'yo. Bye-bye, guys! Bye! Mwah! Ang trending capital ng bayan, nasa mobile app na. Simula na ang chika, mag-chat with your tropa. At makibanding sa mga paborito mong T-Radio DJs. T-Radio Mobile App. T-Radio Mobile App. Manood ng T-Radio Live Program. Sumali sa mga bonggang games at sorpresa. Makichismis sa mga latest at higit sa lahat. Libreng mag-download sa Google Play at App Store. T-Radio Mobile App. Hatid sa inyo ng Philippines Trending Capital. T-Radio. One click lang.